sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is Aitoki po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Banat Kapanig TV. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Si Congressman Marcoleta at saka si Senator Tulfo. Sa isang radio interview, pumalag itong si Congressman Marcoleta sa sinabi niyang pambubuli ni Senator Tulfo, hindi lang sa mga kapwa niya senador, kundi pati na rin ang mga kongresista sa mababang kapulungan. So, ano ba ang dahilan sa pagpalag? Bakit nambubuli itong si Senator Tulfo at bakit pumalag itong si Congressman Marcoleta? Okay, pakinggan na natin itong video na kung saan pumapalag si Congressman Marcoleta at mamaya ipapaliwanag ko ng buo. Sana maging tapat tayo. Opo, opo. Wag kayong mag-aasunto, wag kang manghuhusga ng kapwa mo. Oo. Kung halimbawa, binuli niya lahat ang mga kasama niya sa Senado, ito yung nangyayari ngayon, lahat binubuli niya. Totoo. At hindi kumikibo yung mga kasama niya, ibahin niya kami. Oo. Ibahin niya ako. Okay. So, wag niyang, sana sabihin, sinabi niya sana na, sige, ganito po, pero hindi ko naman po nilalahat. Pero opo, masakit din yun, kahit hindi nilalahat eh. Tinukoy din eh. Opo, House of Representatives. Opo, tama, buhay, kabuhan eh. Ano, pero doon sa punto kung na, teka, eh kasi ho, parang lagi na lamang lumalabas, ito, sana huwag na may pagdamdam ng mga, may mga tinatawag kasing mga Tulfonatics kong, na hindi na po tinitignan kung tama o mali, basta sila makapabura lang sa kanila. Ano, ha? Eh sana pag-aralan nyo rin mabuti, baka ho mamaya, nagagamit din kayo kasi lagi po itong viral sa social media eh. Kapag ka nagsalita, may mga operator po siya na talagang hinahype ang lahat ng sinasabi niya sa social media kong. So, dapat sana aralin din. At, opo. Pero ito tungkulin ni Senador Tulfo na ipaliwanag. Ganun ba, doon sa DICT hearing namin. Opo. Okay, so ganito yung issue. Sa DICT, lumalabas na itong si Senator Tulfo. Gusto niyang maglaan ng 500 million pesos budget sa DICT para sa cyber space, para depensa sa mga hackers. Kasi madalas ngayon ang pag-hack sa mga government websites. So, yung kagustuhan ni Senator Tulfo na mabigyan ng 500 million budget ang DICT, hindi nasunod. So dahil hindi nasunod, yun na. Nagsalita na si Senator Tulfo at sa according to Congressman Marcoleta, ano, ang sinisisi ni Senator Tulfo ay ang mga kongresista sa mababang kapulungan. So yun, doon na pumalag si Congressman Marcoleta. Sa pagtatanong ni Congressman Marcoleta sa mga senador, kasi nangyari na yan sa bicameral conference sa bago aprobahan ng budget. Yun palang 500 million na yun, eh galing doon sa confidential funds ng DNR na 1 billion. So ang proposal ni Senator Tulfo, ang 500 million ilaan doon sa DICT para magamit sa cyber defense. Yang nangyari, ang mga kapwa senador ni Senator Tulfo, sila ang umayaw, hindi sila pumayag. Yun ang paliwanag ni Congressman Marcoleta. Kaya sabi niya, masakit para sa amin na kami sa mababang kapulungan, eh kami ang sinisisi. Kaya sabi niya, kung kaya mong bulihin ang kapwa mo senador, wag mo kaming, ibahin mo ako. Yun. So, dyan ako bumibilib sa paninindigan ni Congressman Marcoleta. Well, ito si Senator Tulfo, yun na po ang kanyang style. Okay? Marami na siyang nagkabanggaan ng mga senador. Nung maalala ko, si Senator Pia Cayetano, minsan si
Senator Bato nga sa isang hearing nila eh nag-walk out. Nag-walk out si Senator Tulfo sa hearing na nandun si Bato. Eh, wala, nag-sorry na lang si Bato. Anyway, ganun. Kanya-kanyang style yan. Bago nga lang, mainit na issue yung bangayan ng mga PMA generals, PMA graduates, at saka ni Senator Tulfo. Yung bang nagmanifesto ang mga PMAers pagkundina kay Senator Tulfo. Sa ngayon, 3 days ago, ang na-monitor ko, more than 500 na yung naka-perma sa manifesto. Baka ngayon, sobra 600 na. Kasi gumugulong pa rin yung manifesto na yun pagkundina kay Senator Tulfo sa kakulangan sa respeto sa mga men in uniform. Kasi tinawag niyang duwag ang isang sundalo na gusto niyang interviewin sa kanyang program. Kailangan ang sundalo nag-request nga, "Sir, nasa combat operation ako. Pwede ba sa sunod na lang kita sagutin dahil nasa delikado, nasa critical areas kami?" Yun na, nagalit na si Senator Tulfo at pinagsabihang duwag yung sundalo. Later yung sundalo na yun namatay. So isa siyang bayani kasi namatay siya nakikipaglaban sa mga terorista na BIFF sa Maguindanao. So yun po. So nag-react ang mga men and women in uniform, pinangunahan ng mga PME graduates, kaya nagkaroon ng manifesto. So yeah, ganyan-kanyang style. But ang ganahan ko yung itong paninindigan ni Congressman Marcoleta na kung sanang tama doon siya. Kaya sabi niya, "Huwag niyo kaming ibahin niyo kami." So dinipensa niya ang mga kapwa niya kongresista dahil wala naman silang kasalanan doon sa nawala na pundo. At saka ito, paliwanag pa ni Congressman Marcoleta, kinausap daw niya si DICT Secretary Ivan. "Uy, ano ba talaga ang problema sa DICT?" E ang sabi ng Secretary, ang problema yung structural setup ng DICT o itong internet natin na napakabagal. Kahit daw 10 billion pesos pa ang ilagay mo para sa cyberspace, so, cyber defense, kung hindi ma-improve yung structural yung setup ng ating internet, may level-level pala yan eh. 3 levels. So, dapat yun ang unahin. Kasi pag hindi yun ayusin yung structural problem, baliwala rin yung pondo para sa cyber space defense. Kaya yun ang mga paliwanag. At totoo nga na isa tayo Pilipinas isa tayo sa pinaka mahinang internet speed sa buong mundo. I don't know kung kailan ito mag-improve. Pag nasa siyudad ka, okay pa. Pagpunta mo sa interior areas, wala na. Zero signal. Yung Talaandig Tent City natin na project, gustong-gusto kong tumira sana doon para makapag-vlog. Kaya lang, pag nandun ako, hindi ako makapag-vlog dahil halos walang internet. May signal doon. Yung signal lang sa para text at tawag, okay pa. Pagdating na sa wifi, wala na. Halo, zero. Kaya napakalaking problema natin itong ano. Iyan din ang isang rason bakit kakaunti pa ang mga foreign investors sa atin. Kasi napakabagal ang ating internet speed. So dapat ito ang unahin. Plus yung napakamahal na singil ng kuryente, pa-brownout pa. So ito yung mga dahilan kung bakit mga mamumuhunang dayuhan halos ayaw nilang mag-negosyo dito sa Pilipinas kasi nga napakabagal ang ating internet. Pag-usapan
At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out!